Alright, welcome back. So Big Was on Nothing. So Big Was Entry TV. Alas po natin sa buong kapuluan. Alas 1:23. Sa ating mga kabigwas sa 21 na munisipyo, kapun na ang 21 na mayor. Good afternoon po. Sa tulo na distrito sa na probensya, sa first, second, kag third. Kaya Congressman Ricardo Cosan, first district. Congresswoman Attorney Ara Olga Cosan, second district. At kay Congressman Tonton Cosan, third. Sa atong palangga na Gobernador, Governor Antonio Co, Vice Governor Doctora Elisa Olga Co, maayo po na hapon sa inyong tanan. Napakatulin po ng oras. Sa muli po, tayo ay napapakinggan sa simulcast sa YouTube at Facebook. Paki-subscribe lang po ng ating YouTube channel. I-search lang sa YouTube, Big Was Andrew TV. At happy listening right now kay Casibay at kay Viranald Verano. Okay? Amo man sa mga naka-online sugad, mayo po na hapon sa iyo na tanan. Gusto ko lang po batiyon napaka sikat na TikToker dyan po sa Isla Santikaw. Magandang hapon po kay Ginalyn Dihocus Dilaw. Okay. Kag amuman po sa ato na panangga na mayor dida po sa San Jacinto na sa first term pa lang niya. Damo-damo na po siya sin mga accomplishment project. Main hapon po kay Mayor Doc Quito Altarios. Amo man sa BC Mayor Vice Mayor Lini Arsinas. Kagasipin naman anakon pari na ex Vice Mayor sa San Jacinto na si Paring Sunny. Kagasipin naman, hello. Watching right now, anato na BC Gobernador San Masbate, Vice Governor Doctora Elisa Olga Co. Kag amuman po na naga kita sugad anatong congressman sa 3rd district si Congressman Tonton Co. Kag siyempre naman kan ABC President Alvin Co Adoptante San Katayngan. Anako na amigo na kapitan San Kagay Cap Alan Rosero. Kag an masunod na kapitan San Bagumbayan si Renner Kaka Cornal. Alaw na 28 mga kabigwas, pakali na po kita sa aton editorial. Mga estudyante na hindi pa bayad sa tuition makapag-exam na ngayon. Mga kabigwas, usad na pinoproblema
san mga estudyante. Lalo na gayon sa mga ginikanan kung ma-periodic examination na. Nagasakit ang ulo sa natong mga ginikanan kung diin ma-disponer sin pang tuition para lamang makapag-periodic examination aninda mga estudyante. Batyag tayo na mga kabigwas. Kung sing ano kalisod ang ginasapay sa aton mga ginikanan na harus mangutang mamursyento sing kwarta, mabaligya sin propiedad, mabaligya san inda mga ataman na hayop, pati ang pang-arado na karabaw na babaligya pa para lamang na makapag-exam ang inda mga estudyante. Irog sa ni kanisod sa pagpaadal sa atong mga kabataan. Lalo na mga kabigwas, kung wala kita sin stable na trabaho, pasuruside din lang sa pamasada sa tricycle, pamasada sa nabalhabal, pasuhol pag-arado, pasuhol paguna, na posible makwartahan. Irog po sana mga kabigwas. Maayo lang iton mga mayaman na pagpa-enroll pa lang mga kabigwas. Feed up dayon aninda tuition. Pero mga pobre ka makaluluway gayon. Tapos aninda mga estudyante dili pa nag-aadal si maayo. Adto sa mga barkada kun hindi nakapang-arabot. Ha? Nagabirisyo pa. Lulong sa erib noon. Ani ba? Nag-adik-adik pa mga kabigwas. Ha? Dili ninda batyag kun sing ano kalisod na sakripisyo ang ginasapay sa ninda ginikanan para matagaan sinda sin maayo na puturo, maayo na kinabukasan. Mga kabigwas, may pulisiya o patakaran ang mga eskwelahan, lalo na ang mga pribado ng mga eskwelahan na kung dili ka makabayad sa tuition, dili ka tutugutan na makakuha sa examination. Amo ini ang pulisiya. No permit, no exam policy. Sanin na no permit no exam policy mga kabigwas. Damo-damo na mga estudyante ang nag-urodong pag-eskwila. Damo-damo na mga estudyante ang wara kapang tapos sa pag-eskwila. Rason sa mga eskwilahan, kung tugutan ninda na maka-exam na dili bayad sa inda tuition fee ang mga estudyante, basi ang magsara ang eskwilahan. Nanuman daw ang pangpasyudo sa mga empleyado kag mga teacher kung inda i-tolerate na pa-examinon ang estudyante na dili pa nakakabayad sa inda mga obligasyon sa eskwilahan, sa inda tuition fee. Kaya ginahigpitan ini na pulisiya na no permit
no exam policy. Maayo lang itong mga estudyante na working students na kung adlaw nagatrabaho pagkagabi nagaklase, kaya na ipapadayo ninda aninda pag-eskwela. Pero itong mga estudyante na laom lang sa damagdikanan, maudong gayod pag-eskwela. Hulat naman, mga kabigwas, kung saan unaman maka-enroll. Mga kabigwas, natagaan san pansin sang gobyerno ini na problema. Kung papano masolusyonan ini para sa kapakanan kaga puturo sa mga kapus na mga estudyante kag pobre na mga ginikanan. Mga kabigwas, pinagtibay na sa ikatlo at pinal na pagbasa sa kamara ang panukalang bubuwag sa no permit, no exam policy na ipinatutupad sa mga pribadong eskwelahan sa bansa. Sa butong 259 pabor ay ganap na napagtibay ang House Bill 7584. Alinsunod sa panukala, papatawan ng parusa ang mga pribadong eskwelahan sa elementarya at high school na nagbabawal sa mga estudyante na kumuha ng periodic examination kung hindi pa ang mga ito bayad sa kanilang tuition fees. Nakasaad sa panukala na kailangan lamang na magsumiti ang mga magulang o guardians ng mga estudyante ng promissory note bago ang itinakdang araw ng examination. Samantala, pinapayagan naman ang lahat ng pribadong paralan na i-hold ang mga clearance at transfer credentials ng mga elementary at secondary students na may hindi pa nababayarang financial na obligasyon na maaaring maging dahilan upang di sila tanggapin sa susunod na enrollment. So, maliwanag, mga kabigwas. Igo na po sin House Bill 7584 para buwagin ini na no permit, no exam policy na pulisiya sa mga pribado na eskwelahan sa elementarya kag sa high school, sa secondary. So mataon po ini, mga kabigwas. Pero mili kay Iguanasin Bell batas na ilugsan ni na ginatugutan ang mga estudyante na makapag-exam maski dili pa bayad sa in tuition. Dili gusto sabihon na libre na ini, kundi igwagihapon kita ng mga estudyante mga ginikanan sin obligasyon sa eskwelahan
na bayadang gayud ang tuition. Kung gusto niyo, ibalhin niyo sa pampubliko na eskwilahan na libre, na warang bayad. Ha, di ba? Kung wara-wara ka man lang naman kay paeskwilahan mo pa sa private, kay mostly po sa mga estudyante na nag-eskwila sa mga private school, ang mga iguan kaya, mga mayaman. Ha, para sa seminary. Ha? Private school na. Ha? Catholic school. Kung dili mo kaya magpa-eskwila, sin estudyante na magpadi, dili mo na lang pagpapadiyon kay grabe ang tuition sa seminaryo. Anaram ko, yan na. Nasa 7,000 kada bulan ang imo ginabayadan sa pagpa-eskwila sa seminaryo. Ilog po sana. Mahal talaga ang tuition sa mga private school. Kung gusto mo na makalibre, i-transfer mo sa public. Pero matampo ini na nabatas. Ini po na Bill 7584. Kaya kamo na mga private school, mga pribado na eskwelahan, bawal na po. Ha, tangkasunan niyo ina na iyo polisiya na no permit, no no exam policy. Okay? Pero pwede nyo i-hold ang clearances anin da obligation sa eskwilahan, anin da tuition fee. Ha, di ba? So, hello po kay Bilba Baing, kay Melvin De La Rosa. Kagasimbi naman, watching right now, ang napakaganda, napaka-sexy na TikToker sa Isla Santikaw, si Jinalyn Dihokos Dilaw. So, pwede po niyo na i-follow kag i-subscribe ang mga reels, okay, mga video ni Jinalyn Dihokos Dilaw. So, sa tanan po ng mga vlogger kag ng mga platform, magandang hapon po sa inyong lahat. Kag sa ato naman mga suki, mga kabigwas, supportahan nyo po ini na programa ni kabigwas Chris Birano Sibuki. I-subscribe lang po, i-follow sa YouTube, ang aton YouTube channel, Bigwas Internet TV. Hello po kay Neymar Regulacion Monjego. Iwan lang po kita sina basaho na reklamo, mga kabigwas. Bago po kita magparam. Kanina po nagtawag ini. Wara talang po na sabat. Ang sabi niya, good PM, sir. Usad po ako na kagawa dito po sa Barangay Bara. Maipabot lang po ako na problema, sir. Manungod po sa nakuryente dito sa amon barangay sa Bara. Bigla na lang po na nag-stop ang operasyon. Nawara man lang po sin abiso sa mga tao.
Makatarungan ba ini, sir, na nagabayad man kami? Basi, mabuligan mo po kami, sir. Under po ini sa napukur na priest pamatik. Okay? Ang estilo po ninda, sir Bigwas, ginapatay sa sindi ninda ang pagpailaw, pero ang matuod, maayo man ang kondisyon san inda makina. Makatarungan ba ini, sir? Aninda ginahimo? So, aton po ginapanawagan. Ana pamunuan sa priest Pamatik na under po sa napukor. Ang sabi po sa mga pumuloyo, dida po sa barangay barang, na maayo, na maayo man daw po ang condition sa iyo makina, sa iyo generator's seat. Kung ma-burn out ka mo, dapat na abisuhan man. Basi, natapnan man ka mo sa patay sindi sa kuriti didi sa Masbati, ha? Didi sa Maselco kag DMCI, ha? Pakipaliwanag po niyo mga taga priest Pamatik kung ano kay naudong ang iyo operasyon. Nano ang dahilan? Damo na ng mga konsumidores niyo ang nagareklamo. Pira na kadlaw, nadili ka mo nagapa-ilaw, nagapakuryente. Itong mga nagagamit sa kuryente, sa mga negosyo, apektado gayon. Lalo na nadida po sa barangay para ang source of livelihood nida, pangisdaan. So kinahanglan po ninda ang mga storage sa yelo para dili masira aninda mga nakukuha na mga isda, ginayilo na mga isda hari sa labod, ha, pagkagabi. Mga isda-sinda, pag-uli ninda, kinanglan na isulod anin ninda sa inda storage kagina yelohan. Yang kundog sana, tira na kadlaw na naudong ang operasyon. So, makaluloy po inin atong mga consumidores sa nipo na priest Pamatik. So, under po ini sa napukor, kung nagapamatik man po sugad, ang mga taga napukor, paki-check lang po sa iyo priest Pamatik. Didi po sa barangay Bara. Okay? Na okay man daw aninda makina, wala man sin problema. Kaya lang, ang problema kay dili naghatag sin abiso sa mga consumidores na stop operation anay sinda. So, panawagan po ini sa usad na barangay kagawad sa Bara, dili talang po pag-imisyonar ang pangaran para po sa iyaman na seguridad. Okay. Alauna, 48. Napakatulim po ng oras. Inabot naman po kita sa aton temporaryo na pamamaram. Sangaram po sa bigwasan natin sa Bigwas Enter TV. Ako po si Kabigwas, Chris Verano, Asiboke. We'll be right back.
Tiguas ang boses san mas batenya dagasang feed kagasang itsit na mga balita matitindi kag matuod na komentaryo may tinitindugan kag malaya na opinyon kontra sa mga kuragot kag mapangdawdaw sa gobyerno warang kadlok na magsiyak san mga isyu sa publiko mapapamatian sa Tiguas ang boses san mas batenya anwaran bugto na batikusan ang kritiko kag kaapin san mga mas batenya kaupod ang iyo Batikano na broadcaster kasamang Chris Tiguas Asi Boki.